Yo, what's up guys? Usapang play to earn na naman tayo. This time, titignan natin tong Hero Battle. So disclaimer lang po, isa po itong sponsored video again. Nagaling na naman dito sa company nung nireview natin couple of days ago. Ito nga Moon Warriors. So hindi niyo po napapanood yung video na yun guys, nandyan po yun sa channel natin. At ito nga, pero hindi ko lang po sure kung same sila ng developers ng game na to. Kasi nga, ang nagpapapromote, same company naman. So agency daw sila na nagmamarket nitong mga game na to. But rest assured na magiging honest po itong review na to at lahat ng pros and cons about this game ay titignan naman natin. Pati naman yung mga flags, mga red flag, mga green flag, mga blue flag about this game, kung ano man flag na yan na pwede natin tignan, ay check natin lahat din guys. Pero bago tayo mag-upisa, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi maging updated sa mga usapang play to earn. Hero Battle. So yan nga yung titignan natin ngayon guys. So andito po tayo sa website nila. So, ito pong mode na to guys na nakikita nyo. Yan po yung PvP nila. Hindi po yan yung PvE nila na game. So ito pong mga gameplay na to guys ay wala pa po ito. Hindi pa po lumalabas tong gameplay na to. Ngayon, nanghingi po ako sa kanila ng token at NFT nga para matry itong game. Pero napaka weird lang nang nangyari guys. Kasi ang binigay nila, instead na NFT, ayaw daw nila magbigay ng NFT tsaka token. Ang binigay nila, yung private key ng wallet nila. So medyo weird yung nangyari kasi nga bakit mo na may bibigay yung private key, di ba? Kagaya po nito. Ito pong Hero Battle na wallet at nilagyan nga nila ito ng laman na 0.5 BNB at itong 1000 HRB. So medyo kakaiba lang na instead na mag-send sila ng token ay itong pinaka private key ang binigay nila na magkakaroon naman tayo ng control over this wallet. So di ko alam kung bakit ganyan yung in-offer nila instead na mag-send. So bago natin puntahan at bago natin reviewin yung mga bagay-bagay about this game ay siguro konting overview lang at papasokin agad natin kasi nga mayroon silang binigay na wallet kung ano man pwede natin mapasok about this game. At sa dulo nga ng video, make sure na tapusin niyo po itong video para magka-idea naman kayo kung ano yung pinapasok nyo. At sa dulo nga ng video na to, maglalagay din naman tayo ng risk meter kung gaano siya ka-risky sa tingin natin based naman sa ni-review naman natin at sa mga data na na-accumulate natin sa review na to. Konting overview lang po, nasa Binance Smart Chain po itong laro na to guys at meron nga silang konting trailer dito. Kung may kita nyo po, medyo okay naman yung artwork pero nung dive deeper ko may mga nakita pa po ako sa likod na yun guys. So mamaya titignan natin kung ano yung mga napansin ko about this game. So simple lang naman, meron siyang mga gameplay dito na halos automated lang din yung mga gameplay at akala ko nga ganito din yung gameplay ng PvE nila. Yun po yung front nila pero pagka tinignan mo tong PvE ay parehas lang din pala ito nung mga palo games natin. Tignan nyo, may win rate din oh. So meron siyang win rate 80% hanggang 20%. So masasama natin to sa category na palo games. Alam nyo naman yung guys sa mga subscriber na natin na yung mga palo games yan yung nakasira ng pangalan nitong Vietnam. At sa tingin ko parang Vietnamese din yung gumawa nito guys based doon sa mga nakita ko at mamaya nga papakita natin yan. Pero ngayon dive deeper agad tayo dito sa game. At ito nga nung pagpasok ko sa website nila guys meron silang announcement dito na yung update nila. Kaya lang meron silang nilagay dito na mga influencers magpo-post daw. At ito yung pinaka napansin ko, YouTuber from Philippines. Siguro kasama ako dito dahil kinontak din ako. Pero pag nakakita ako ng ganyan guys, automatic red flag sa akin yun guys. Hindi mo naman kailangan ilagay yung Philippines eh. Kung talagang gumagawa ka ng game, hindi mo kailangan mag-highlight ng country. Bakit mo yung mag-highlight ng country? At kung maganda naman yung game ka, yung mga Pinoy naman lalaroin naman yan, mag-invest yung mga kababayan natin. Pag maganda talaga ang game, hindi mo kailangan magkumuha pa ng mga YouTuber. Talagang specific from Philippines, di ba? Another country. So parang highlight pa tayo na hindi naman tayong gumawa nito. So alam niyo na po yung ibig sabihin niyan guys, medyo dagdag yan sa risk level natin. Kasi mga bagay na hindi na kailangan lang banggitin ay binabanggit nila para makakuha ng atensyon natin. Ngayon po, ang gamit ko pong wallet, so pagka pumasok ko kayo dito sa game, ganun din po MetaMask. At sinasabi ko nga, hindi ito tutorial ng paggamit ng MetaMask. So pag hindi pa po kayo marunong gumamit ng MetaMask, huwag na lang po kayong pumasok, mag-aral muna kayo about dito sa mga crypto games kung paano gamitin yung mga wallet na yan. So dahil meron na po tayong HRB, diretso na po tayo dito sa play game. Pero kung wala pa po, dito sa buy hero. So play game po tayo guys, at close lang natin itong contract sa taas. Yan po, meron silang contract address doon. So pwede na po tayong bumili dito sa shop nila. At yung pagbili nga ay nasa 150 HRB. Tapos meron din silang treasure hunt na 150 din HRB. So ito pong left side guys, dito po kayo magsasummon ng hero. Tapos ito naman sa right side, dito naman kayo magsasummon itong mga items. Tapos ito naman mga hero natin, meron niyang mga
mga rarity, so may mga stars din. So palo games nga guys, kagaya ng ibang palo games. At ayoko nga dyan sa rarity na yan, dahil nga yung nakakuha ng mga rarity 1 or yung mga pinakapangit na rarity ay kadalasang naiipit dito sa game na to. So buy lang po tayo, tapos yan po, gas fee, titignan natin yung amount yan, sakto naman yung nakalagay. So cha-charge tayo ng 150 HRB. At yun po, na-confirm na po yun. Tapos punta tayo sa bag natin, tignan natin yung character natin. At meron tayong 1 star, yun nga yung sinasabi ko guys, 1 star. So hindi talaga tayo lucky sa mga gacha-gacha na ganito. So detail tayo, titignan natin. Yan po, may mga armor. Sa ngayon pala, weapon pa lang yung pwede mong i-equip. Tapos magkakaroon siya, tataas yata yung power niya. So bibili tayo ng weapon guys. Ito po, 150 HRB naman. So isang weapon bibili natin. Ayun guys, na-approve na. Talagang napakamalas talaga natin. 1 star po yung nakuha natin na hammer, na parang hindi paswak dito naman sa hero natin. So detail tayo, titignan natin. Equip natin to, long sword. Long sword ang nakalagay guys, at pero ang picture niya ay hammer. So rush project sa tingin ko pag mga ganito. Hindi pinag-isipan ng maayos. So yan po. So long sword siya, pero hammer po yung nakalagay. Long hammer pwede pa, pero long sword hindi pa pwede. So equip natin tong equipment natin guys, or yung long sword natin na mukhang hammer. Tapos pag equip pala, meron ding gas fee. So magme-merge yung dalawang token natin. Ayan po guys, na-equip na natin yung long hammer natin. Tapos nadagdagan ng 100 yung power. So try pa rin natin laruin guys. Ayan po, naka-check na yung isang character natin. So select lang po natin yan. Tapos win rate muna tayo ng 80. Tignan po natin yung mauku. Please add at least 5. At least 5 characters ang kailangan guys para maka-join sa battle. At least 5 pa lang kailangan guys. So meron na tayong isa. Bibili pa tayo ng 4. Sobrang laki pala ng kailangan natin guys. So yan, buy tayo ulit. So titignan natin dito sa price, kung 5 characters, hindi pa kasama yung weapon, ay kailangan mo pala ng around 10,000. So kasama na po yung gas fee nun sa price ng hero battle ngayon guys. Itong HRB nga nila na token, para makasali dito sa pinakaunang battle mode nila. So ito na nga guys, nakapag-equip na tayo ng mga weapon para dito sa mga heroes natin. At medyo malaki din pala gastos guys, mali yung computation ko kanina. So umabot siya ng around 20,000 para lang sa weapon ng character mo. At ang problema dito, hindi pa match minsan yung mga weapon, pero pwede mo siyang gamitin. Ang kaibahan nga lang ay may bonus ito, may yan po, 3% total power sa bonus pag same element po yung ginamit mo. Pero kahit naman pala hindi same element, pwede mo gamitin. Ito nga, bumili ako ng water worth around 140 HBR. So safe to say siguro guys, pagka hindi naman masyadong tumaas tong price ng token, is nasa around 25,000 din yung kailangan nyo dito. Kasi consider nyo po yung mga gas fee, sobrang daming gas fee guys. Kasi mag-equip ka lang, may gas fee eh. Tapos lahat ng galaw mo rito may gas fee. So mag-battle na tayo guys. Meron na tayong 5 heroes, meron na tayong 5 weapons din. So 1 weapon each. So unahin mo siguro natin dito naman sa 80. So fight po natin. So habang nagpo-fight, meron din tayong gas fee dito lumalabas sa gilid. Palo-palo siya guys, may percentage. Pero papasok pala kayo sa isang arena pag clinic nyo yung opponent nyo. So magkakaroon siya ng simulation. Ito po yung naging simulation at namamatay nga yung mga hero natin. So I think wala pala namang kinalaman itong mga positioning ng mga hero, kasi nadadamage din lahat eh, pare-pareha, sabay-sabay po. Ayan, paano namatay yung, so yun po guys, namatay. Nagkaroon tayo ng 19 HRB. So yung 19 HRB na yun guys, nasa 200, around 250 pesos. So minus gas fee, yung gas fee po natin sa pag-fight, hindi na po kasama dito yung pinaka-capital natin. Ito na po yung mismong fight. So titignan po natin guys, nasa 0.0036. So calculate natin guys, 250 minus 85 para sa gas fee, 165. Sobrang taas ng gas fee. So pagka bumaba itong rewards, talagang may ipit tayo dito sa tingin ko ha. Dito pa lang, mga first impression pa lang natin to sa game guys. Hindi pa ito yung pinaka-review natin, mga first impression pa po ito. So balik tayo dito sa bug. Ayan po, mayroong stamina guys, at pwede yata tayong lumaban na ilang beses. So 80%, tignan naman natin sa 60%. So ayan po, gas fee ulit, lose ka. So pag natalo ka naman, ang gas fee mo nasa around 52 pesos. Sabihin na natin 55 pesos po. Ayan po. So ito naman, 80% na naman tong kalaban na to. At ayan po, nanalo tayo sa 80%. So yan po guys, pinakita lang natin yung battle dito. Pinakita lang natin yung earning potential. Pero hindi natin matawag yan na earning potential, kasi hindi ko to nakikitaan ng sustainability. Masyadong mataas para sa ROI, around 10 to 15 days lang. Pwede ka na mag-ROI. Then after nun, ano na mangyayari, diba? Ibig sabihin, magta-times at magta-times na lang tong earning mo. Tapos kikita ka na ng kikita. Too good to be true yan guys. Dapat tignan natin yung sustainability
ability nitong game. So yun guys, napakita na natin yung gameplay niya. Yun pa lang yung gameplay niya. Itong PvP, wala pa po ito. Itong mga nakikita natin dito sa baba na parang adventure mode na meron siyang platformer gameplay. Ito pa lang pinaka PvE ang meron siya. At yun nga guys, medyo malaki yung kitaan dito at medyo red flag sa kanyan. Maliban na meron silang ipropose para sa sustainability naman. So maraming maiipit sa tingin ko about this game. So baba po tayo guys, yung mga graphics nila okay naman. Itong mga button dito, nakiklik naman yan lahat. Maliban na dito sa baba guys, itong ang mga about nila ay hindi nakiklik. So pag nakita ako ng ganito, additional na agad na red flag kasi ayoko ng mga project na minamadali. Ito nga lang para lang makalabas ng website para may mapakita lang sila ay maglo-launch na agad ng project. Maganda din yung ini-incubate, pinag-iisipan ng ilang buwan, pinapaganda talaga yung game ng mga project. Ito po, hindi ko nakiklik. Ito mga social lang yung nakiklik dito naman sa baba. Tapos, tinignan ko na naman po, andito na naman po yung mga team nila na mga mukhang cartoons na hindi ko ma-search. So, maglalagay sila, sinasabi nilang, oy, docs kami, pero hindi naman talaga docs kasi hindi mo ma-search. Itong karamihan guys, hindi ko po ito ma-search kung may pangalan man sila sa industry. Hindi ko po alam. Ang nasa-search ko lang po itong dalawang tao na to na di ko rin alam kung sila yon. Kasi nga, iba yung itsura. Ito mukhang American, pero nung sinerch ko naman ay ito lang yung nakikita ko. Di ko alam kung siya to. Ito po, di ko alam kung siya. Pero meron ditong mga artwork din niya. Pero marami kasi silang Nguyen guys eh. Nagkalat po ito sa Vietnam tong name ng Nguyen. Tapos ito namang isa, meron din siyang mga artwork dito. Di ko rin alam kung siya to kasi wala namang link na binigay. Siguro may kahawig lang sa mga ibang artwork. So hindi ko po nasa-search yung mga tao na yan at dagdag red flag po sa akin yung mga ganyang mga bagay na maglalagay ka ng team na hindi mo naman ma-search or hindi mo naman makikita at wala namang link na nakalagay kung saan mo sila makikita itong mga taong to. So yan po yung core team nila guys. So ito po, meron silang roadmap. So sa roadmap nila, basahin nyo na lang po, parehas lang din naman to ng iba. Hindi ko na masyadong kinukonsern yung roadmap na yan kasi kadalasan pag hindi sustainable yung game, hindi na nakakarating ng phase 2. So hanggang phase 1 lang guys. So puntahan naman natin to pinaka white paper nitong game. Titignan nga natin kung mayroon tayong makikita medyo may red flag dito sa mga nakalagay nila dito. So ito po, meron silang sinabi dito, why hero battle, meron silang mga feature na sinabi, attractive daw yung game, yan po, may mga characters. So basahin nyo na lang po yan. Tapos dito daw sa baba ay minodel daw talaga nila yung characters. So ito po, ZBrush po ito guys, na minodel talaga nila. Ito naman pinapakita, ito po yung character na yan, pwedeng dagdag points. So ito po, dito naman sa play to earn nila. So ito po yung nilaro natin kanina guys, complete task, tapos na magkakaroon daw ng reward. Ayan po, may reward tayo, tapos pwede rin magbenta dito sa marketplace, tapos pwede rin mag PvP. So, pero sobrang konti ng information guys, wala pa rin ako makikita paano nila magiging sustainable tong game. So meron pa silang mga elements dito guys, sa rock, paper, scissor na system, ganyan din po sa crypto blades. Tapos may rarity nakalagay dito, tapos weapon system, may rarity din, normal stuff lang din sa nakikita na nating mga palo na games. Tapos PvE naman, ito po yung nilaro natin kanina. Tapos meron doon silang RPG, players will select a hero character, tapos kukontrolin mo sa isang map, magiging ganito doon yung itsura. Pero wala pa po ito sa ngayon, so skip muna natin yan, wala pa po yan. Tapos meron silang mga maps dito na sinabi, yan po mga maps nila. Tapos yung napansin ko nga dito sa mga maps na to ay rush yung paggagawa, pinagtagpi-tagpi lang yung mga image, ay yung mga free graphics na mga download natin online ay pinagtagpi-tagpi guys. Kagaya po nito, may mga pillars dito na nilagay lang. So pagka for example nagpo-photoshop po kayo, nakikita nyo pa po yung bakas ng mga brushes guys. So yan po, so pinagtagpi-tagpi yung mga graphics na to. So sa tingin ko medyo rush to, mas kaya pa nilang pagandahin tong mga backgrounds na to. Ito po, lalo naman to guys, so makikita nyo pa yung bakas ng brush ng kung ano mang ginamit na, o Photoshop man or na ginamit na dyan. Same po dito sa ibang mga map. Pinagtagpi-tagpi po itong mga images guys galing sa iba-ibang source. So rush project po ito para sa akin. Tapos PvP arena, ito nga nakita natin, wala pa naman to. Tapos RPG, meron daw dito na sinasabi nila na magsaselect ka daw ng one character, ibabattle mo. Parang 1v1 po yung dating. Tapos magkakaroon ka raw ng reward na HRB staking code. So ito na naman tayo guys. Meron silang mga sinasabi dito mga rewards, meron silang mga sinasabing term.
term na hindi naman nila pinapaliwanag kung ano yung mga yan, staking code. Bakit ganyan yung term nila? So hindi po natin alam. Na NFT marketplace, ganun nga sa sinabi ko guys. Kagaya nga na sinabi ko guys, pwede na kayo magbenta. Pero ito po, may nakita tayo, energy gem. Meron po silang sinasabi dito, needs to buy energy gem. So tinignan ko yung marketplace, tinignan ko yung mga bagay-bagay. Ano ba yung energy gem? Wala po akong makita. Doon mismo sa game. So I think kinapi nila itong white paper, pre-made. May mga terms sila na wala doon sa game nila. Ito nga po yung pinag-game guys, energy gem daw. So saan natin makukuha yan? Pag nag-open daw tayo ng character, energy gem daw, pero wala naman term dito. Hero summon spin ang meron. Treasure hunt. Kagaya nung sinabi ko kanina, yung mga weapon, long sword, yan po. So long sword lahat. Minadali. Sabi ko nga kanina, rush project yung tingin ko dito. So rush project siya, pero may earnings na agad. So yun po yung nakakatakot dito sa mga development na to guys. Dapat matagal yung earning, dapat pinag-iisipan muna yung economy. So wala pa po tayo nakikita ng sustainability sa ngayon. Tignan natin itong rewards guys. Ito nga yung sinasabi ko kayo na pwede kang mag-withdraw pero may tax po sila. So kailangan nyo po maghintay ng 15 days para wala po kayong tax. So yun yung sinasabi ko. Same with this, hindi ko nakita itong mga percentage na ito. Mamaya titignan nga natin. Tapos ito din, lock din, pero wala silang contract na nagsasabing nagla-lock or nagve-vest dito sa mga token na to. Tapos ito nga sabi ko kanina, tax po, ay meron silang tax. Kaya nung bumili tayo ay may bawas dun sa binili natin. Tapos ito naman, cake rewards, rewards distribute for holders. Ngayon, so kagaya nga na sinabi ko kayo na guys, dito na naman, meron na naman silang mga nilabas na term, mga nilabas na kagaya niyan, cake rewards, pero walang explanation kung ano yan. Mag-hold ka lang daw, mag-earn. Gaano kalaki, hindi natin alam. Paano natin makukuha, hindi natin alam. So walang information, nakalagay lang yung mga bagay-bagay na yan. Tapos meron dito, hero battle team. So bakit nandito sa tokenomics tong hero battle team? Yan po. Nung clinic natin, so wala siyang link. So kagaya ng sinasabi ko, rush project at tingin ko, merong mga text na out of place. Merong mga text na parang kinapi lang din sa ibang game. Kagaya nga nung energy gem na nakita natin kanina, na wala namang energy gem dun sa game. Tapos ito nga, channels guys, ay maling spelling. So dagdag na naman ng red flag. So almost same structure to guys ng mga nakikita nating mga Viet game na I think hindi ito magsusustain dahil wala silang pinag-uusapan about sa sustainability. Ang meron lang itong tax, tapos yung mga pumapasok na player. Tapos meron nga silang cake rewards na hindi din naman in-explain kung ano yan. Thanks Hero Battle T. So di ko alam kung T ba ibig sabihin nila or team. So yan ba, wala bang nag-check man lang ng mga spelling? Wala bang nag-check man lang ng mga bagay-bagay dito sa mga white paper nila? So dito nga sa front page nila guys, itong image nito, kinuha lang nila dito sa, kagaya nga nung sinabi ko dun sa mga images nila dun sa mapa, ay kinuha lang nila dito sa mga stock. So pinakita nilang nagmo-model sila ng 3D dito. So why not na i-gawin na lang din yung ibang mga graphics na from scratch, di ba? Kasi pinapakita na lang din nila na nag-effort sila. So why not gawin na lang din sa lahat ng graphics? So napansin ko lang naman yung guys na ginamit nila yung images kung saan saan nila pinagkukuha, kagaya po itong mga background na to. Mga stock footage po yan na pinagsama-sama nila at para maging design dito sa game nila. Ngayon guys, reviewin naman natin yung token nila. So mayroon nga silang LP dito, 200 plus, medyo mababa po yan. Tapos ito nga, nag-pump 10 times. Tapos kawawa nga yung mga pumasok dito kasi bumagsak na siya ngayon. At marami pa rin nag-out. Bakit maraming nagda-dump kung mayroong tax, di ba? So kagaya nga ng sinabi ko, itong ganitong movement ng mga games ay kilala na natin yan. Hindi na bago sa atin yan. Napakadami ng game guys na itong mga palo-palo na games na nangyari to na hindi sustainable. So hindi na natin kailangan itong i-explain. Kung gusto nyong mga further explanation, tignan nyo po dyan sa meron po tayong mga review kagaya nung plan to earn dyan sa website natin. So tignan nyo po, check nyo din yung review natin ng iba nating mga video na ganito. At saka nga yung Moonwar nga na sinasabi ko na same agency na nagpo-promote nitong game na to. So sila din po yan guys. Tignan naman natin yung contract at yung holder nitong token. So sa holders nito guys, meron tayong malaki. Itong tatlo na to, meron tayong malalaki. Tapos hindi ko maintindihan kagaya nung sabi ng tokenomics nila sa kagaya na sinabi ko kanina, hindi ko po sila nakita ng vesting. Wala pong lock na nakita dito. So may mga wallet po silang hindi ako confident. Itong mga wallet na to, galing dito sa 80 hanggang dito sa taas. Sooner or later guys, hindi po yan babalik dyan. At medyo nadala na nga yung mga Pinoy kasi medyo natuto na rin yung marami. Ako din ay medyo nagkaroon ako ng maraming experience dahil nga dito sa mga pumapasok at dahil nga kumakausap tayo mismo dito sa mga project na to na galing nga sa Vietnam. Tapos ito nga guys, bago tayo magtapos, ito yung pinaka red flag para sa akin. Ay announcement daw, nag-change sila ng Telegram group. Bakit daw? Nahack daw yung Telegram group nila. Sabi po dito sa Twitter nila guys,
guys. Ayan po, hanapin lang natin. So ito nga po, Hero Battle official group got hacked about 1 hour ago. So mayroong nagbibigay ng mga contract address, nag-change yung... So maraming nga na-scam dito guys, kasi maraming nag-change ng token na mali. So yan po yung sinasabi nila dito. Pero ito po guys ay medyo nakitaan na natin ng pattern to. Bakit ka ma-hack? Ganun-ganun na lang ma-hack yung account ng Telegram? I don't think so, na maliban na lang kung na-compromise yung login mo. Kasi kahit papano, mataas-taas din yung encryption niyan guys, kasi Telegram. So any project na lang ba is pwedeng ma-hack. So I don't think na na-hack yan. I think may anomaly sa nangyayari dyan guys. Now, ganito din yung nangyari dun sa kabilang game naman, na sinabi nila na mayroon daw na-hack or mayroong gumaya sa mod nila, nagbigay din ng contract address. So same nangyari dito, same sa nangyari sa game na yon, yung pet game nga na Monsters ay na-hack din daw or ginaya yung account ng mod. So napakababaw po na reason para sa akin guys. Kasi gumagawa ka ng blockchain, nagde-develop ka ng blockchain games, tapos sasabihin mo lang, uy, na-hack yung account namin sa Telegram, uy, na-hack yung ganito namin. So kasama po yan sa nagpapataas nitong red flag nitong game. At ito nga, get out of old groups and avoid unnecessary scams, di ba? Group nyo yan, dapat sinecure nyo yan, tapos tignan nyo yung address guys. Ang pangit na tuloy ng official address nila. Telegram group address, Hero Battle official one. Tapos ito, Hero Battle, maghiwalay yung E. So parang mas scam pa tong itsura na to kaysa dun sa old account. At wag namang gawing rush yung lahat ng project para lang kumita, di ba? At tinignan ko nga tong website na to guys, 28 years old pa lang tong website na to. Sobrang bata guys. Kahit yung mga developers ng website pag nagde-develop, may incubation time pa yan, may testing phase pa yan. Ito talagang app, tapos ano na, play to earn na, ganun agad. At wala nga tayo nakikita ang sustainability dito sa game na to. Wala siyang umiikot na economy, maliban doon sa tax na hindi kaya i-sustain ng tax yun guys. Nakita nyo naman kung gaano kalaki yung earning natin. In 10 days, 10 to 15 days, kaya mo mag-ROI. After nun, dadami na dadami yung account mo, dadami na dadami yung rewards mo. Paano naman yung mga pumapasok? Kasi nga, hindi siya iikot maliban sa mga bagong pumapasok. So I think hanggang dyan lang po muna guys. Hindi ko na po kaya ipakita lahat. Pero based po sa na-accumulate kong data at sa na-review ko sa game na to, ito naman po yung magiging risk meter natin guys. So kung mapapansin nyo, naging mas mataas pa siya dun sa Moon Warrior nga. At sobrang dami ko nakikitang red flag about this game. Maganda lang yung graphics, yung character lang nila. Pero aside sa character, may mga red flag na ako nakita guys. So ito po yung risk meter natin guys. Medyo risky nga itong game na to. At kayo na po bahala mag-decide pa sa inyong mga investment guys, kahit nire-review natin itong game. At make sure na meron din kayong sariling research. Baka may makita kayo na hindi ko pa nakikita. And always lang na maging responsible sa investment po ninyo. Hindi po yung iba yung sinisisi nyo dahil nag-invest po kayo sa mga ganito. At ako po ay nagbibigay lang na information na sana makatulong din naman sa inyo guys. So yan po yung risk meter natin. Hindi po yan 100% accurate. Based lang po yan dito sa pag-review ko sa game. Based lang po yan dito sa mga na-accumulate kong data. So I think hanggang dyan lang po muna para sa video na to guys. Huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi din naman kayong updated sa mga usapang play to earn. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys.